At this moment talaga masakit yung pusog ko. Ay, bakit? Secret! Ano nga po ulit yung tanong nyo? Sorry po. Sorry. Anong pakiramdam na agad-agad, gida ka na, ganyan, tapos nilalaunch ka na bilang artista, parang kaya mo na ba? May karapat na ka na ba talaga magbida sa pelikula? Para sa akin po, ang masasabi ko lang po dyan, maraming salamat po sa pelikulang binigay sa akin. At ginawa ko naman po lahat ng makakaya ko para po sa pelikulang to, para magampanan ko po yung role ko dito at maisabuhay ko nga po yung role ko dito sa movie. Kaya kung mabalabas na po yung movie, doon po siguro masasabi na may karapatan na ba akong maging bida. Naging bida lang ako. May karapatan sa susunod. So, wala kang anumang kaba or nervyos na nararamdaman? Eh, meron po, syempre. Hindi naman po maiiwasan yan talaga. Normal naman po talaga yun. Lalo po sa akin na unang-unang po itong pag-arte. Alam niyo naman po na singer ako. Mahirap po sa akin nung una, pero sa awa naman po ng Diyos, nairaos naman po namin. Oo. Di ba, Angeline, dati, ever since vocal ka sa pagsasabing crush mo si Coco? Opo. Anong pakiramdam mo ngayon na leading man mo siya sa movie? Ano? Tapos, anong pakiramdam mo ngayon na leading man mo siya sa movie? Tapos, nasabi mo bang Yami yung halikang kanya? Yami ba ang halik niya? Listerin eh. Ang listerin na yung halik ni Coco. Yami talaga. Promo! Ano yun? Lagi? Ang bako nang hilinga. So, masarap. Yummy! O, tapos yung feeling mo, yung crush mo, ka-partner mo na? Siyempre po, masaya-masaya po ako kasi dati si Coco, pinapangarap ko lang po na sana makasama ko sa isang trabaho. Tapos ngayon po, natapos na po yung movie nga namin. Kaya, sobrang po yung pasalamat talaga. Kaya para kang mag-rap. Ano po? Ay, ano, Angeline, bago ko lumipat kay Coco, nagka-boyfriend ka na, yung hero? Dati. Matagal na po yun. Ah, talaga? Okay. So, okay. Kay Coco na. Pero hindi naman kasing guwapo ni Coco yun. Nakailang boyfriend ka na, Angeline? Po? Nakailang boyfriend ka na? Dalawa. Ay. Fairness, ha? Magkapatid. Joke lang. Joke lang po kung maniwala kayo. Hindi lang po. Bakit pwede rin naman yun? O, si Coco na. Coco, anong pakiramdam mo na ano? Ikaw yung nauna, ikaw yung naka-de-virginize sa lips ni Angeline sa ano, sa script. Ako rin ganun maninisip yun kung ano yung... Siyempre ano, sa akin kasi trabaho lang eh. Kung nangyari man may kissing scene kami, dahil part po ng pelikula. Hindi dahil isa kong take advantage or isa kong namnamin kung ano yung pakiramdam. Masaya dahil kahit pa paano, ako yung balang araw, kung ano man mararating ni Angeline, ako yung kauna-unahang artista or actor na nakatrabaho ko. Sabi mo parang siyang robot umarte, di ba, nung una? Parang robot din ba siya humalik? Ay, hindi po. Hindi. Yung ano, sa acting naman yung sinasabi ko kanina, sa workshop yun, dahil nung nag-start pa talaga siya, nung wino-workshop pa lang siya, wala pa talaga siyang idea. Pero nung mismo mag-shooting na kami, dahil nga tinuturo siya na Tita Manu, nila Tito Pen Medina, natutunan po siya agad, kaya first day pa lang namin, okay na agad siya. Kaya po, talaga nagpapasalamat po ako kasi nabigyan po ako ng chance na magawa itong pelikula po at si Coco pa po yung kapartner ko kasi si Coco po talagang matagal ko na po hinahangaan talaga. Kaya ayun, nagbunga naman yung paniliga ako. Ayun po. Ngayong pinasok mo na rin ng pag-artista, magaling ka ni singer, handa mo na kaya tanggapin ng mga pag-compare sa'yo kay Sara Eroni mo? Una-una po, nung nanalo po ako sa Star Power, talagang may mga ganyan naman na po na pag-kukumpara po kay Sara. Kasi si Sara po, bata pa lang po kami, talagang magkakilala na po kami, katulad nga po sa Star Power Night po na pinagsamahan namin na contest. Kaya po siguro ganun, kaya madalas din po kami na pagkukumpara hanggang ngayon. So sa pag-arte kayo? Sa pag-arte po, wala pa naman po ako naririnig. Siguro po, aas
inaasahan ko yun kapag napalabasan po siguro yung Bartolabi po. Si Coco naman. So, ay, nag-married Angeline pa. So, paano mo inaalagaan yung regalo sa iyo ni Coco na pinakita mo pa yata? Yung kwintas? Oo. Sobrang alagaan, hindi ko na ginagamit. Hindi pa kumukupas? Opo, lagi na nakatago. Pero bless yun, pinabless ko po yung sa pare. Yung tambalan niyo ba, pinabless mo yun sa pare? Opo naman, Diyos ko. Dati pa, lalo nung nagsisimula pa lang po kami hanggang ngayon po. Yung role mo ba sa Born to Love You, malapit sa buhay mo na jolog sa dating mo? Opo, sobrang parang angelidid po talaga yung makikita niyo doon. Ang pinagkaiba nga lang ang galing ko palang umiyak, hindi ko alam. Alam na. Opo. Okay, thank you. Thank you po.